Hello Libra, welcome to Leka Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Libra? Prosperity. Ang advice ng card na ito sa iyo ay huwag ka masyadong magpaka-focus sa financial. Kasi ibibigay naman ng langit kung ano ang kakulangan sa buhay mo. Ngayon naman gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang ibig sabihin bakit ipinakita itong mystical card na ito. At mamaya kukuha din ako ng gemstone para malaman natin kung anong paparating sa iyo or advice. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang bilis ipakita, The Moon, 4 of Cups at Ace of Swords. Kaya pala hindi ka pinagfo-focus sa financial kasi merong love na dapat mas binibigyan mo ng importansya. Maybe ikaw din ito na may kalungkutan kasi hindi mo nasasabi kung ano yung totoong nasa isip mo o kaya feelings. Sikreto ito na kailangan mo ng putulin, yung magpakatotoo ka. Sa career, kapag meron kang nakikita o nararamdaman na hindi tama, kailangan yung approach mo ay yung hindi makakasama sa sitwasyon. Hindi dapat matakot at saka manaeg yung galit. Magtanong ka kapag ka merong panlilinlang sa tingin mo sa trabaho. Lalo na't ang ilan sa inyo, hindi ka nagiging masaya sa sitwasyon mo sa career. At ang advice ng mga cards ay kailangan magsimula ka na ng panibago na mas magiging inspired ka. Naka-2 cards ka na. Kasi yung spices ng tagumpay ay nasa sa iyo na. Sa mga single, ang advice ng mga cards ay sundin mo kung ano yung tinitibok ng puso mo. At saka sa mga single, kapag sinabi mo yung feelings mo, hindi naman pwedeng kailangan magustuhan ka rin niya agad-agad. Kailangan kasi ipakita mo muna na karapat-dapat ka. Lalo na't ang ilang single, yung person na nagugustuhan mo, hindi pa nakaka-move on sa past. Yun yung susubukan mo na yung bang putulin or baguhin. Lahat naman tayo ginagawa natin yan. Lalo na kapag ka gusto natin yung person. Nakalimutan man niya yung past or hindi. Pero syempre guys, mahirap ipilit yung sarili sa taong hindi pa talaga nakakalimot. Ang ilan na nasa relationship, isa sa inyo ng person mo ang sobrang emosyonal or hindi marunong tumimbang ng judgment or mag-control sa emosyon. Alamin naman natin yung advice ng gemstone sa mga Libra. Itong stone na ito ay happy na stone na magbibigay sa iyo ng success at saka yung magpapa-attract ng wealth sa buhay mo. Paano mo ba gagawin yun? Kundi i-apply ang positive sa buhay at saka ang ilan kasi sa inyo malungkot ka sa mga cards eh. Kapag ready ka nang harapin yung mundo, baguhin mo na ito. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, feeling mo, nagsisikreto yung person mo sa iyo. At ang advice ng mga cards ay ipaunawa mo sa person mo na maging open kayo sa isa't isa. At saka kailangan ng pakikinig para magkaintindihan kayo. Well-being. Kailangan mong iwasto or itama yung lifestyle choices mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship,
yung person mo, feeling mo nagbago na siya. Hindi na siya naging masalita. At kung anuman ang problem sa sarili or sa relationship, kailangan tong pag-usapan kung ano yung dapat baguhin or kailangan. Kasi base sa mga cards, ang ipinapakitang dahilan kung bakit naging tahimik yung person mo, nagbago siya ng pananaw sa buhay, na kung ano talaga yung hinahanap niya or gusto sa buhay na meron siya. Kailangan kasing i-release yung nagpapahirap sa damdamin at sa sitwasyon. At ang advice ay maging honest sa person at para magkaroon ng clarity. Six of Cups, Ten of Wands, at the Wheel of Fortune in Reverse. Connected dito sa mga cards na nagkakaroon ng mix sa emosyon at saka sa responsibilidad. Kasi iniisip ng person na yung relasyon ay nagiging responsibilidad. Kasi nakadalawang cards na para sa yung expectation ng person sa relationship na magaan yung magiging dating. At ang advice ng mga cards, importante kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. Kasi para mapagaan yung mga darating pang challenges sa future. At ang advice ng mga cards, para mabawasan naman yung hirap mo sa love at relationship, kailangan ng balanse, communication, at resolbahan yung mga issue at misunderstanding. Ang ilan sa inyo sa financial, masyado ka na kasing stress, kaya mas makakabuti kung huwag ka lang munang tumanggap ng maraming trabaho, yung kaya mo lang muna. At ang advice ng cards, kapag nalabanan mo yung stress, hindi ka masyadong mamroblema sa financial kasi meron namang paparating at saka hindi mo rin mamimiss yung oportunidad. Single ka man or nasa relationship, naaalala ka ng past person mo kasi andito na yung pagkukumpara. Kasi noon, ikaw yung sumasalo sa mga problema nyo, naiintindihan mo siya, katulad ng mga cards na ito. Pero ngayon, iba na yung sitwasyon. Siya na yung sumasalo, siya yung nag-iisip, siya yung nagpaplano lahat. Kaya nahihirapan siya. Ayan nga, kaya nakabaliktad yung isang card. Kasi nga, umikot na yung gulong ng buhay natin. Kapag ganito yung sitwasyon, wala ka talagang choice kundi panindigan kung ano yung napagdesisyonan. Ang ilang single, di ba sabi nga na mystical card, huwag kang masyadong magpaka-focus sa financial kasi yun yung ginagawa mo ngayon. Nawawalan ka tuloy ng oras sa love life mo. Alamin naman natin yung next advice ng mga stone. Ito naman ay clear quartz. Ito ay clarity at saka healing na kailangan mong i-enhance or i-apply sa buhay mo. Panatilihin ang kapayapaan at yung magkaroon ng kalma yung sitwasyon na kinakaharap o ang sarili. At ang advice para sa mga single ay mahalin na sarili at saka mag-focus sa mga bagay na gusto. At saka huwag nang isipin kung ano yung mga nawala na at mas mag-focus sa present. Para katulad nito, new beginning at saka walang magiging delay sa situation mo. Travel. Hindi naman ibig sabihin mag-travel ka sa ibang bansa or ibang lugar, kundi yung magkaroon ka ng space para magkaroon ng clarity at saka ma-reveal sa'yo kung ano yung sagot sa mga katanungan mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, maganda yung relasyon nyo ng person mo, napapanatili nyo masaya. Kaya lang, yung person mo, yung bang masyado siyang nag-focus sa responsibilidad. Ang advice ng mga cards, anuman ang pinagdadaanan ng relationship ay kailangan ng teamwork.
respeto, love, at saka communication. Kasi kung hindi ito mananatili, ay mauwi talaga sa hiwalayan ang ilan sa inyo sa relasyon. 7 of Cups in Reverse, The Fool in Reverse, at 5 of Wands. Sa mga cards na ito ay pinapakita na parang naguguluhan ka, may pagkalito sa mga bagay or sitwasyon na pinagpipilian mo. At saka ang advice ng mga cards ay huwag agad-agad na magdesisyon. Kailangan ng pag-iingat. At kapag hindi mo ito nagawa, nagkakaroon ng kompetisyon or agawan para ikaw yung mangingibabaw. Sa sitwasyon na to, yung success ay posible pa rin naman. Pero kailangan maging focus ka at determinado. Sa health, kailangan ng moderation, lalo na sa hectic na schedule mo. At saka sa health, kung stressful ka, huwag mo munang pilitin yung sarili mo. Maghinay-hinay muna. Sa mga single, ang advice ng mga cards ay suriin mo muna yung sarili mo, lalo na't ang ilan sa inyo ay hindi ka pa talaga ready para sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo nakaranas ng love triangle or nagkaroon ka ng kakumpetensya sa karelasyon mo, kaya ito yung trauma na hindi mo makalimutan. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, kung ano man yung pinagdaraanan nyo sa relasyon ng person mo, ay ayusin nyo. Kailangan malaman nyo pareho kung ano yung relasyon na gusto. Kasi merong person na hindi siya nagkukumit sa relasyon. Gusto niya yung malaya lang siya kahit na merong karelasyon. Kaya ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagpapatuloy yung pagtatalo. Selusan, at saka yung pagkumpronta. At kung paano maayos, nasa sa iyo ang desisyon. Hematite. Ang advice ng stone na ito ay yung ibalik mo yung dating balanse ng buhay mo at i-release yung mga negative emotions. Ang advice para sa ilan na nasa relationship, i-add ko lang na ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng minor problem. Ang ilan naman na nasa relationship ay may third party ang relationship. At ang advice ng mga cards ay magkaroon ng healthy na communication para maresolbahan yung mga issue. Itong bottom of the deck na Knight of Wands ay willing ka na tumayo para sa sarili mo kasi confident ka na magiging successful ka. Itong King of Wands naman ay nakadalawang cards ka na, na hindi ka na nahihiya na ipakita kung ano yung kakayahan na meron ka. At saka marirealize mo na kung ano yung halaga mo sa panahon na ito. At saka itong Seven of Pentacles naman ang nagsasabi na alam mo na kung ano yung magiging kasagutan sa future or sa bagay na ginagawa mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Makakatulong din yung talas ng pakiramdam mo. Kasi soon, magkakaroon ka ng malaking desisyon sa buhay mo. Kaya kailangan piliin mo yung magdadala sa iyo ng growth at saka development. Halimbawa, hindi ka sure sa mga decisions mo, suriin mo munang maigi bago ka umaksyon. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. Zero Cycles Eternity 555 Transformation, Change, and Exciting News is on the way 333 Everything is aligning perfectly in your life. What didn't make sense in the past is now starting to fall into place. Type 333 if you believe.